Mag-iingat ka dahil sino mang tao ay nakakagawa ng zina. Opo. Sino mang tao nakakagawa ng adultery. Kaya mag-iingat ang bawat isa sa atin. Talaga po. Nakalagay yan mismo sa authentic na hadith. Na sino mang tao, hadith mismo nagsabi, sino mang tao ay nakakagawa ng zina. Ibig sabihin ng sino mang tao, lahat ng tao nakakagawa ng zina. Patunayan? Okay, basahin natin. Ang sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam ay nagwika sa malapit-lapit po na pakahulugan. Aniya? Fatul Bari po ito. Opo, volume 11, hadith 28, at saka Sahih Muslim, volume 4, hadith number 2047. Tingnan mo, pakinggan mo mabuti. Pakinggan mo. Lahat ng tao, nakakagawa ng adultery. Opo, ito. Sige, basa. Ang inapu ni Adam. Adam. Sa non-Muslim, sa Tagalog, Adan. Sa Arabic, Adam. Okay. Ang inapu ni Adan, Tagalogin na lang natin, ay may kabahagi siyang zina, adultery, pangangalunya. May kabahagi siyang pangangalunya na itinakda para sa kanya. At gagawin niya ang iyong itinakda. Ang pangangalunya ng mga mata ay mapagnasang pagtingin. Ang pangangalunya ng dila ay mahalay na pagsasalita. Ang pangangalunya ng mga tainga ay pakikinig sa mapanuksong awitin. Ang pangangalunya ng mga kamay ay mapagnasang pagpipisil. At ang pangangalunya ng mga paa ay paglalakad patungo sa hangad na paggagawaan ng adultery. Dagdag pa. Ang kaluluwa ay naghahangad at nagnanasa at pinatutuhanan o tinatanggihan ng mga maselang bahagi. So yung kaluluwa nagnanasa, either sinusunod or tinatanggihan ng mga masisilang bahagi ng katawan. Ulitin natin, ang kaluluwa ay naghahangad at nagnanasa at pinatutuhanan o tinatanggihan ng mga masailang bahagi. Fatul Bari, volume 11, hadith 28, Sahih Muslim, volume 4, hadith 2047. Nakita mo kapatid? Nakita mo kapatid sa pananampalataya? Ibig sabihin po, sa katuruan po ng Islam, ang pagtingin, opo, ay pwedeng maging kasangkapan ng adultery kapag hindi ka maingat. Ang pagsasalita ay po pwedeng maging kasangkapan ng adultery kapag hindi ka maingat. Ang pakikinig ay pwede rin pong maging kasangkapan ng adultery kapag hindi ka maingat. Ang pagpisil-pisil at paglalakad-lakad ay pwedeng maging kasangkapan ng zina, adultery, kapag hindi ka maingat na Muslim. Kaya nga po ba, hindi po pwede na ikaw lamang at ng isang babae sa isang lugar na hindi mo naman misis, hindi mo nanay, hindi mo kapatid, or hindi mo anak, or hindi mo tiyahin, or hindi mo pamangkin, o hindi mo lola, o hindi mo apo. Dahil, kapag dadalawa lang kayo ng babae, pangatlo po si Satanas na isinumpa. Inuudyukan kanya ng kahalayan at inuudyukan din niya si babae ng kahalayan na po pwedeng maganap ang hindi ka nais-nais. Kaya po ang Islam ay preventive religion. Upang maiwasan, huwag kang titingin-tingin. Upang maiwasan, huwag mong hahayaan ang sarili mo na ikaw lang at ng isang babae sa isang lugar dahil hindi ka robot. Pwede kang maudyukan ni Satan.
na gumawa ng ipinagbabawal. Opo, katibayan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma shaytan. Malapit-lapit po napakahulugan. Ang isang lalaki ay hindi dapat siya lamang at ng isang babae dahil si Satanas ay papangatlo. E ano naman ang gagawin ni Satanas kung hindi udyukan si babae? Udyukan si lalaki. Inuudyukan si lalaki na akbayan mo. Inuudyukan si babae na ngitian mo. Then, saan mapupunta? Wala na. Nagliyab na yung dalawa sa pagnanasa. Source natin at Tirmidhi, hadith number 2165, at saka Ahmad, volume 1, hadith number 18. Hindi pwedeng sila lamang dalawa sa isang bahay. Kaya po, maraming nadidisgrasya na magkakamag-anakan, halimbawa magpipinsan. Dahil sa Islam po, ang magpinsan, pwedeng mag-asawa. Pinsan po, pwedeng ikasal sa Islam. Ang hindi pwedeng ikasal, pamangkin, tiyahin, tiyuhin, opo. Natural, mag-ina, mag-ama, magkapatid, hindi talaga pwede. So, ito kapag ikaw lang at nanay mo, pwede, nanay mo yun eh. Ikaw lang at saka tatay mo, pwede. Pero kung ikaw lang at ibang babae, sa isang kwarto, isang lugar, abay, hindi po pwede. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, itong mga bagay na ito, itong mga punto na ito, lalo na kapag ang isang babae ay wala siyang kaalaman sa ganitong klaseng katuruan. At halimbawa ay napangasawa niya ay Arabo. At wala siyang kaalaman sa ganitong kultura. Sino-sinong lalaki pinapaakyat sa bahay, mga pinsan, mga kamag-anakan, na hindi po pwede sa Islam, ikaw na babae may asawa. Dito may limit po mapunit yung pagsasama ng mag-asawa. So, kailangan sa babae, alam mo yung mga dos and don'ts. Opo. For your own good. For the protection of the family. Opo. Mga kapatid, sa pananampalataya, huwag mong kakalimutan na ikaw ay tao. At bilang tao, ikaw po ay mayroong kahinaan. Kahinaan. At ang number one na kahinaan ng lalaki po ay babae. Opo, yan ang talagang number one na kahinaan ng lalaki ay babae. Of course, at saka kwarta. Pero babae, number one. Kahit na gaano ka pa karelihiyosong tao, po pwede kang sumablay. Kaya ang pinaka solusyon, huwag kang lalapit sa isang sitwasyon na ikaw lang at ng isang babae na hindi mo naman asawa dahil baka ikaw ay madaig ng mga bitag ni Satanas. Opo. Lalo na kung patingin-tingin ka sa kanya. At patingin-tingin din naman siya sa iyo. At ngingiting-iti ka sa kanya at ngingiting-iti rin sa sayo. At kayo lang dalawa sa isang bahay. Kailangan po, kapatid, sa pananampalataya, mag-ingat ka dahil madidisgrasya ka. Opo, marami na ang sumablay dyan. O mga daiya mismo, mga mangangaral mismo ng Islam, mga sumasablay dyan. Dahil hindi ka naman robot eh. Hindi ka naman anghel na walang damdamin, walang emosyon. Tao ka, tao na mayroong emosyon, may damdamin, built-in ang pagnanasa. Maliban lang kung abnormal. Pero ang pinag-uusapan natin, normal na lalaki, normal na babae, may pagnanasa. Kaya ganoon po. Okay. Ulitin natin, ibaba ang paningin. Iiwas ang mga mata. Pigilin na ang mga ganitong kahalayan ng mata. At kung nagagawa mo man iyan, maraming beses, magtauba ka na kapatid. Repent! Humingi ka ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga natitigan mo,
na mga napagnasahan mo. Allahu Akbar. Mayroong minsan, kahit na mayroong pang ablusyon, kahit papunta na sa masjid, may nasalubong babae, tinitigan. Allahu Akbar. Naka-ablusyon yung mama, ha? Subhanallah. Papunta sa masjid. So, ang pinaka-solusyon talaga, lower your gaze. Masasalubong mo, alam mo magandang babae, baba ka na mata. Alam mo, wala kang panalo. Ikaw na lalaki, anong panalo mo? Anong panalo mo sa magandang babae na hindi ka magnasa? Ang tanging panalo mo para huwag ang magnasa, lower your gaze. Ibaba mo yung mata mo. Pag walang nakikita ang mata, walang pinagnanasahan ang puso. Ngunit kapag may nakikita ang mata, gaano ka man ka-relihiyoso, gaano ka man ka-scholar sa Islam, tao ka pa rin. Hindi ka anghel. Hindi ka robot. May damdamin ka. Lalo na yung mga stunning beauty. Opo. Lalo na yung mga ganyang klaseng kagandahan. So, ang solution dyan, alam mo na ang ang masasalubong mo sa kalsada ay isang stunning beauty. Malayo pa lang siya, baba ng mata mo. Huwag ka titingin. Tingin ka sa kalsada, tingin ka sa gulong ng mga sasakyan, tingin ka sa pader. Kunyari, hindi mo siya nakita. Kunyari, wala siya. Hindi siya existing. To prevent pagnanasa. At yan po ang Islam. At kung mga nakagawa ka man ng mga ganyan, ay magtawba ka. Dahil yan po ay zina ng mata. Nakagawa ka ng zina, nakagawa ka ng adultery. Magtawba ka. Chapter 4, verse 17. Innama tawbatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubu Allahu alayhim. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Sa malapit-lapit po, napakahulugan. Chapter 4, verse 17, Quranul Karim. Katotohanan, pinatatawad ng Allah ang mga yaong nakakagawa ng kasalanan sa kawalang alam at kaagad-agad ay nanunumbaling sa pamamagitan ng pagtatawba. Nanunumbaling sa Allah sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, sa pamamagitan ng pagsisisi. Dagdag pa, sila ang mga yaong patatawarin ng Allah at ang Allah ang pinakamaalam, ang pinakapaham. Ngayon po, matapos natin mailahad sa inyo na aming mga tagapakinig, nakapatiran sa pananampalataya at mga non-Muslim na kababayan. Matapos natin mailahad sa inyo, ano ang kautusan ng Islam tungkol sa tumingin sa babae or babae tumingin sa lalaki? Dumako tayo sa punto numero 3. Paano maiiwasan ng lalaki ang tumingin sa babae at vice versa? Paano? Opo. Sabi mo kanina, ibaba ang mata. Kaso bro, hindi ko kayang ibaba ang mata ko. Pag may ano ko nakakasalubong, talagang namamagnit ang mata ko. Paano ba gagawin ko bro? Ito ang gagawin mo. Okay? Mayroong mga lalaking ganyan. Na kahit anong pilit ang baba ng mata niya, talagang hindi niya mapigilan ang kanyang mata na sumulyap at ang sulyap tumitig. Mga nanlilisik pa yung mata. Allahu Akbar. So anong gagawin mo? Ang Islam ay solusyon. Opo. Paano maiwasan ng lalaki ang tumingin sa babae at vice versa? Paano maiwasan ng babae ang tumingin din sa lalaki? Bakit lalaki lang ba nagnanasa? Babae rin po mapagnasa. Tao rin yan na katulad natin. Opo, lalaki, tao, babae, tao, hindi yan mga robot, hindi yan mga anghel, wala mga emotion. At kapag meron kang emotion, meron kang pagnanasa, built-in. Opo, naka-built-in yung pagnanasa mo. Hindi mo yan mahihiwalay sa iyong pagkatao. Okay, number one. Number one po na solution ay mag-asawa ka na, brother! Or mag-fasting na lang. Mag-asawa or mag-fasting na lang. Pakipaliwanag nga po ba? Ano bang connection ng mag-asawa at mag-fasting? Okay. Sabi ng hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa malapit-lapit po na pagkahulugan, Sahih al-Bukhari, authentic po na hadith. Most authentic hadith. Oh, pangkat ng mga kabataan,
Kung sino man sa inyo ang may kakayanan sa pag-aasawa, ay dapat nang gawin iyon sapagkat ito ay nagpapababa ng titig at proteksyon ng masisilang bahagi. Paano bro, pangpababa ng titig yung pag-aasawa? Natural. Kapag may masalubong ka na babae, hindi mo natitingnan kasi isipin mo or sasabihin mo sa sarili mo, mayroon din ako niyan sa bahay, naghihintay. Misis ko. Yan. Hindi ba? Oh, di napigilan ka. Naiisip mo, mayroon ako sa bahay, mamaya pag-uwi ko, gagawin ko ang aking gustong pagnanasa kasi misis ko yun. Okay? Ulitin natin yung hadith at idugtungan natin. Oh, pangkat ng mga kabataan, kung sino man sa inyo ang may kakayanan sa pag-aasawa ay dapat nang gawin iyon sapagkat ito ay nagpapababa ng titig at proteksyon ng masisilang bahagi. At ang sino mang walang kakayanan ay dapat na mag-ayuno dahil sa talagang ito ay isang proteksyon para sa kanya. Sahih al-Bukhari. So kung hindi mo kaya mag-asawa, wala kang means, halimbawa. Wala kang pandori, wala ka pang hanap buhay, or whatever na dahilan, hindi mo pa kaya. Ang solution po, alternative, mag-ayuno ka. Kasi kapag nag-aayuno ka, nagugutom ka, ito ang pang-neutralize sa libido na inuudyo ka ni Satanas na pumapasok sa katawan mo, dumadaloy sa dugo mo, at inuudyo ka ng utak mo na ikaw ay magnasa. Kapag ikaw ay nag-aayuno, nanuneutralize siya, hindi na kayang labanan. Ang pagdaloy sa iyong dugo para ikaw ay udyo ka ng pagnanasa. Ang gamot po, kapag napakalakas ng libido mo, pagnanasa mo sa lalaki or pagnanasa mo sa babae, brother o kaya sister, mag-fasting ka. Mag-ayuno ka. Opo, man-neutralize mo ang iyong libido. Sahih al-Bukhari. Most authentic na hadith. Pangalawa, na paraan, opo, para maiwasan ang pagtitig sa mga babae. Opo, or babae sa lalaki. Pangalawa, pakaisipin mo parati na tinitingnan ka ng Allah, na nakikita ka ng Allah, at kasama mo ang Allah saan ka man pumunta. Of course, hindi ang persona ng Allah ang kasama mo, kundi sa pamagitan ng kanyang kaalaman. Hindi ang kanyang persona, hindi siya bababa dito sa lupa. Opo, para sa mga kasama ka pumupunta. Kung hindi, ang tinutukoy po rito ayon sa tafsir ng mga Islamic scholars ay sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, saan ka man naroroon, ay naroroon din ng Allah, nakikita niya anuman ang ginagawa mo. Maging ang mga palihimong sulyap na hindi alam ng misis mo, kapag kasama mo ang misis mo, mga palihim mo na sulyap doon sa kaharap mo na isang magandang babae, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Chapter 40, verse 19, Quranul Karim, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُقْفِ الصُّدُورِ. Nababatid ng Allah ang alinmang lumilin lang sa mga mata at ang anumang itinatago ng mga dibdib. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang may tatago, kapatid. Opo. So, yan po ang pangalawa na gagawin mo. Pakaisipin mo parati na pinapanood ka ng Allah. Tinitingnan ka ng Allah. Ibig sabihin, mahiya-hiya ka naman. Opo. Kapag nga may CCTV camera, nahihiya ka, gumawa ng kahalayan. Ay yung pakayang alam mo na pinanunood ka ng Allah, kanyang mga malaikan, tagapag-record, opo, mas matindi yun kaysa CCTV camera. Mahiya-hiya ka. Alam mo, tinitingnan ka ng Allah, kaya mapipigilan ka. Number 3. Nakaparaan ay humingi ka ng saklolo
sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magdoa ka, manalangin ka sa Allah, nagabayan ka niya at protektahan ka niya sa ganitong klaseng sakit ng puso, pagnanasa. Opo. May mga lalaking ang titindi ng kanilang sakit, ng kalawang sa puso, na kung tawagin ay kantong salita, maniakal. Hindi na nila mapigilan ang pagnanasa ng kanilang mga titik. So, ang pangatlo po na gamot rito ay magsumamo ka sa Allah. Humingi ka ng tulong sa Allah na palakasin ang iyong sarili laban sa iyong mga pagnanasa. Opo. Chapter 40, verse 60. وَقَالَ رَبُّكُمْ دَعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. At ang inyong Panginoon ay nagsabi, manalangin kayo sa akin, humingi kayo sa akin, tumawag kayo sa akin, magdoa kayo sa akin, ang ibig sabihin, at kayo ay aking diringgin. Tututugunan niya yung ating panawagan sa kanya. Kaya kapatid, sa pananampalataya, kung ikaw ay mayroong sakit na ganyan, nagiging adik ka na sa mga tinititikan na hindi dapat titikan. May mga kalalakihan, hindi lang lalaki, babae rin. Nagiging adik na sa mga ganyan sanin ng kung ano-anong pinanunood. Nagiging alipin na siya ng pagnanasa. So, magsumamo ka sa Allah. Magdua ka, humingi ka ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala na mas palakasin niya ang pagiging mahintatakutin mo sa Allah kaysa sa lakas ng pagnanasa ng aladimunyo na sakit ng iyong puso. Lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tulong. Ikaw ay lalakas. Number 4, nagagawin mo kapatid ay mag-jihad. Opo, mag-jihad ka kapatid. O magpunyagi. Kaya na, yun ang ibig sabihin ng jihad. Pagpupunyagi. Pag susumikap. Magpunyagi ka at magpakatimpi-timpi ka sa iyong sarili at sanayin mo ang sarili mo na ibaba, labanan mo, ibaba ang paningin at huwag kang susuko. Ngayon hindi ka nakasuko, nakakita ka ng gwapa, hindi mo napigilan ang mata mo, itinitinitigan mo, mamaya pigilin mo pa rin, pigilin. Sa susunod naman na beautiful woman, pigilin mo pa rin. Sa susunod, lalo na kung nakasakay ka ng mga public vehicles, ang dami mo nakikita. So, subukan mo ilayo ang iyong mga mata na parabagang wala ka nakikita ng tao. Huwag mong inihihinto ang iyong mata sa isang beautiful woman. So, sa ganito po, nalalabanan mo ang mga tukso. Mag-jihad ka sa sarili mo. Magpunyagi ka sa sarili mo. Mag-self-strive ka sa sarili mo. Magpakatimpi-timpi ka sa sarili mo. At sanayin mo ang sarili mo na agad ibaba mo ang iyong paningin. At huwag kang susuko. Anong hadith? Sa malapit-lapit ng pagkahulugan, sino man ang hangarin ang kadalisayan, tinutukoy, kadalisayan ng puri, ay dadalisayin siya ng Allah, at sino man ang hangarin ang kasapatan sa kakayanan ay papagsasapatin siya ng Allah sa kakayanan, at sino man ang magpunyagi sa pagtitimpi ay papagtitimpiin siya ng Allah. Sino man ang magpunyagi, mag-jihad sa pagtitimpi, self-control, ay papagtitimpiin siya ng Allah. Sahih al-Bukhari, most authentic hadith. Hadith number 1400. Number 5, na paraan para mapigilan mo ang sarili mong paningin at maibaba mo. Number 5, pakaiwasan mo ang mga lugar na mai-expose ka sa tukso na tumingin-tingin sa babae o ng babae tumingin-tingin sa lalaki. Ibig sabihin, huwag kang pumupunta doon sa lugar na karaming beautiful girls.
lalo na kung ang mga kasuotan nila ay ispaghiti pataas pababa. Iwasan mo yung mga lugar na iyan. Ganon din sa iyo, brother, ay sister. Huwag kang pumupunta sa mga lugar na yun na marami kang makikita ng mga macho. Halimbawa, gym. Doon ka lang sa mga pambabae na gym. Huwag kang pupunta rin sa mga mix na gym na may lalaki, may babae na makakakita ka ng mga gwapo, ng mga macho. Ganon ka rin lalaki. Huwag kang pupunta sa mix na gym na makakakita ka ng mga sexy. Iwasan mo. Opo. Kung hindi mo kaya, wala kang makita na gym na hindi mixed. Abi, bumili ka na lang ng mga equipments pag ipunan mo. Dali mo sa bahay. Doon ka mag-gym sa bahay. Opo. Kaysa naman sa pupunta ka sa mga gym na yun na nakakakita ka ng hindi ka nais-nais na sigurado. Hindi matatahimik ang iyong kamalayan pag-uwi ng bahay kung ano-anong ini-imagine mo. Opo. So, iwasan mo ang sarili mo na makapunta ka, ma-expose ka doon sa puno ng tukso sa mata. Number 6. Gumawa ka, brother, gumawa ka, sister, ng maraming mga voluntaryong acts of worship, mga voluntaryong pagsamba. Dahil kapag marami kang ginagawa na mga nafil acts of worship, mga voluntary acts of worship, kasabay ng mga obligadong pagsamba, of course naman. Aba, hindi naman po pwede ng mga voluntary prayers lang ginagawa mo tapos hindi mo ginagawa mga obligatory prayers, walang saysay. Tinutukoy natin, ginagawa mo yung mga obligado na mga sala plus ginagawa mo yung mga voluntary na sala. At iba pang mga gawain na act of worship, mga non-ritual worship, ay napuprotektahan po ang mga physical faculties. Kasama na po ang paningin faculties. Opo, bilang katibayan, anang hadith kudsi. Sa malapit-lapit po na pagkahulugan, anya. At ang aking alipin ay patuloy na lumalapit sa akin sa pamamagitan ng mga voluntaryong gawain upang siya ay mamahalin ko. At kapag minahal ko siya, ay ako ang kanyang pandinig na kanyang ipinandirinig. Ibig sabihin nito na ang Allah ang pandinig mo na iyong ipinandirinig, hindi ka na makikinig sa mga haram. Hindi mo gagamitan ang iyong tenga sa mga haram. Dagdag pa. Kanyang paningin na kanyang ipinantitingin, ibig sabihin ang iyong mga mata, hindi mo nagagamitin para tumingin sa mga haram. Dagdag pa. Kanyang kamay na kanyang ipinanghahawak at kanyang paa na kanyang ipinanlalakad. Ibig sabihin, hindi mo magagamit ang kamay mo sa paghawak sa haram, hindi mo rin magagamit ang iyong mga paa sa paglakad papunta sa haram. Dagdag pa. Kung hihiling siya sa akin, ay tiyak na ibibigay ko iyon sa kanya. At kung hihiling siya sa akin ng proteksyon, ay tiyak na tutugunan ko iyon sa kanya. Source natin, the most authentic hadith. Sahih al-Bukhari, hadith number 6137. Number 7 na paraan para maiwasan ang pagtingin ng babae sa lalaki o ng lalaki sa babae ay huwag mong kakalimutang mayroong mga anghel o mga malaika na laging handang itala ang iyong ginagawa kasama ang mga titig mo sa babae o ng babae, mga titig sa lalaki. Maliwanag. Number 8 na paraan para magamot mo ang pagtitig sa babae o sa lalaki ay pakaisipin mo, brother, pakaisipin mo, sister, na gaano man kaganda o gaano man kagwapo ang babae na yan o lalaki na yan na tinitingnan mo ay pumupunta pa rin po yan sa CR tuwing umaga para maglabas ng dumi. Maisip mo lang yan na wala na ang gana mong tumitig kay babae. Na wala na ang gana mong tumitig kay lalaki. Sige po, punto numero 4, sapagkat ang natitira na lang sa atin, 7 or 8 minuto, kabilis talaga ng oras. Opo, paalala sa lahat, itong ating tinatalakay ngayon, pwede niyong pakinggan muli. I-type lamang sa YouTube, Salim Gimba,
AST. I-type sa YouTube, Gimba Channel. Opo, itong ating topic ngayon, nandoon po audio. Audio po ang format. Hindi mo napapanood, pero napapakinggan mo. Opo. Punta numero 4. At mga karagdagang punto ng haram ang lalaking tumitig sa babae o babaeng tumitig sa lalaki. Tandaan po, kapag hindi mo napigilan ang sarili at dahil sa katitingin-tingin sa di dapat tingnan ay napahantong ka sa adultery, ay anim po ang magiging epektong mapanganib. Tatlo sa mundong ito at tatlo sa kabilang buhay. Tatlong resulta sa mundong ito. Unahin natin. Kapag nakagawa ka ng zina, nawawala ang liwanag sa mukha ng mapangalunya, ibig sabihin, madilim ang mukha ng adulteros, babae o lalaki. Pangalawang resulta, dulot ay kahirapan sa buhay at taggutom. Nagtataka ka ba bakit hirap-hirap dali ng buhay mo? Laika may utang, hindi ka mawala ng utang, puro kalbaryo. Dulot ay kahirapan sa buhay at taggutom ang adulterous life. Nagets mo? Pangatlo, na dulot ng adulterous life, pampaigsi ng buhay ang adultery. Ulitin, pampaigsi ng buhay ang adultery. Nagets mo? Tatlong resulta naman sa kabilang buhay. Una, natatamo ng mapangalunya ang puot ng Allah. Pangalawa, pahihirapan sila sa araw ng paghuhukom. Pipigain talaga sila sa araw ng paghuhukom. Pangatlo, itatapon sila sa higanting pugon. Pugon ng impyernong apoy. Kaya bilang pangwakas, kapatid sa pananampalataya, subukan na natin ngayon, umpisa ngayon, na simulan natin na isabuhay ang napaka-epektibo po na paraan para makaiwas sa mga pagnanasa ng mata. Ibaba ang paningin. Ulitin, ibaba ang paningin. Sa tuwing may makikita kang guwapa kaharap mo sa sasakyan, ibaba ang paningin. May masasalubong ka na guwapo, ibaba ang paningin. May kausap ka, importanteng pinag-usapan, ibaba ang paningin, etc., etc. Yan po ang solusyon. Kapag pinapractice mo yan, kapatid, sa pananampalataya, magugulat ka. Makokontrol mo na ang iyong mga pagnanasa. Magiging under control. Ngunit kapag hindi mo yan nilabanan at hindi mo ibinaba ang mga mata mo, ikaw ang kanyang hindi lang under control, ikaw ang kanyang alipin. Ikaw ay aalipinin ng pagnanasa ng iyong mga mata. At mapupunta ka talaga sa adultery. Pag hindi sa iyo nahabag ang Allahu subhanahu wa ta'ala, ipalayo nawa tayo ng Allahu subhanahu wa ta'ala sa mga gawaing adultery. Tatlong minuto at magpapaalam na naman po tayo. Nawa, nakapulutan na naman po natin. Mahalagang punto ang ating tinalakay sa gabing ito. Ito po muli ang programang Islam ang solusyon.